may bahay sa Bulan sa Sorsogon na bigla na lang daw nasusunog. At ang hinala ng pamilyang nakatira roon, baka may kinalaman dito ang nabili nilang imahen. Sabi nila, kapag may usok, may apoy. Pero ang katakatakang pangyayari dito sa Barangay Monte Calvario sa Bulan, Sorsogon, kahit wala naman daw nagsisindi ang mga gamit ng isang bahay, di umano. Bigla-bigla na lang, nagliliyap. Oh, ang bada na yun ni Isel! Kali, anong mabado ko? Oh, saribuhan na yun to! Gaya ng kanilang kurtina at damit na na-videohan pang umuusok-usok pa. Ay, nagsubi! Nakikita lang po namin na may umaapoy na po sa bahay nila. Tuwing umaga tsaka pag dapit hapon na po. Natakot kasi baka magkumalat yung apoy, maraming madadamay na ibang bahay. Oh, ang bada na yun ni Isel! Kali, anong mabado ko? Dahil hindi raw nila alam kung anong kanilang gagawin, humingi na sila ng tulong sa aming programa. Pero habang nasa biyahe pa lang ang aming team, may natanggap silang tawag. Dinalang kami, doon na lang. Ang sasadyain daw nilang bahay, kasalukuyan na namang nasusunog. Hala na! Ang bubong ng kubo na gawa sa anahaw, bigla na lang daw nagliyap. Hala! Kaya ang magkakapit bahay, kanya-kanyang bitbit ng balde at langganang may tubig para apulahin ang apoy. Paano? Naano? Nagdurugol ulo? Apo! Wala ka, wo? Apo! Ayon, malanasawa! Naano, wala tao doon sa'yo? Kwento ng may-ari ng bahay na si Rose. Ang apoy gumapang daw mula sa kwarto ng bahay. Hala na ah! Paakyat sa kanilang bubong. Lumabas po ako, wala pa pong 10 minutes. Nakita na po ng kapitbahay namin na nasusunog na daw po yung sa loob po ng kwarto namin. Kalong ko po yung anak ko, tumatakbo, humingi po ako ng tulong. Sobrang nakakatrauma po. Kasi nakita ko po talaga yung apoy, sobrang laki po. Takot na takot po ako kasi nasunog na po yung bahay namin. Bagamat halos naabo na raw lahat ng kanilang gamit, maswerte pa rin daw lalo't wala ni isa sa kanila ang nasaktan. Marami po, hindi po magagamit kasi talagang sira na po. Pagtatapat ni Rose, hindi ito ang unang beses na bigla na lang daw may nasusunog sa kanilang bahay. Pang-pito na po. Nagsimula raw ito, isang buwan na ang nakakaraan nang nabili nila ang isang imahen, ang imahen ng Holy Family o Sagrada Familia. Nakuha po namin siya ng 250. Sa harap po mismo ng simbahan, blessed na daw po siya ng pare. Naging panata na raw kasi nila na magsimba sa Our Lady of Salvation sa Tiwi Albay kahit pa 5 oras ang layo nito sa kanila para lang ipanalangin ang unikaihan nila na may hindi raw matukoy na sakit. Lumalabas po yung dugo po sa ilong niya, sa bibig, sa tenga. May nagsabi din po sa amin na marami daw pong gumagaling po doon. Kaya nagpanobena po kami. At matapos lang daw ang ilang linggong pagnonovena, ang kanilang anak hindi na raw dinugo. Kaya bilang pasasalamat, ginawan nila ng altar ang imahen. Pero ang galing ng kanilang anak, tila meron daw kapalit. Saribuhan na yun to! Hala na! Hanggang bigla na ngang nasunog ang kanilang atip o bubong. Hala! Ito po yung carton po nalagay ng damit ng bayaw ko po. Dito po niya nilalagay. Ngayon po nakalagay po yung damit sa planggana. Ito po yung mga kurtina po, tsaka yung mga bedsheet. Ito po yung lahat na nasunog po. Nung buntis po ako, nakakakita po ako ng mga anino. Doon po malapit sa may nasa labas. Anino po ng lalaki po. Ingagrabuhan ako pag nagpapasok sa bahay. Natatakot. May kakaiba talaga. Inala nila, baka ang nilalang na yon
tutol sa pag-akyat sa kanilang bahay ng santo? Katunayan, ilang araw daw matapos nilang iuwi ang imahe ng Sagrada Familia. Minsan nakikita po namin nasa ilalim po ng kama. Sa paniniwala nilang baka may mensahe itong nais iparating, inaalayan pa raw ito ni Rose ng kandila at bulaklak. Sa palagay ko po parang nagmimilagro po ng Holy Family po namin. Pagpatak ng ikalawang linggo ng pananatili raw ng imahen sa kanilang bahay, di umano. Bigla itong lumuha ng dugo. Dugo po talaga siya. Hindi na po namin pinunasan. Parang masasabi mong buhay siya. Oh, paano na yun eh? Hello. Susunod, ang bahay nilibot ng paranormal investigator na si Anna. Parang may nakaarang na anino. Anino, itim siya eh. Malaki eh. Ayan yun oh. Dagid lang ako ng asin. Ang naglalagablab na kasagutan. Parang apoy ding gagapang sa kanilang kamalayan. Susunod na. Mga gamit sa isang bahay sa Barangay Monte Calvario sa Bulan, Sorsogon. Misteryoso raw nagliliyab kahit wala naman daw nagsisindi. Oh, ang bada na yun ni Isel! Kali, anong babado ko? Dito ka. Oh, Diyos! Sarbuhan na yun, no! Hala! Para alamin kung totoo bang may kakatuwang pangyayari sa bahay, binisita ito ng paranormal investigator na si Anna. Papasok tayo doon. Kailangan palakas ang loob natin, no? Papasok tayo. Ay, Diyos ko, may hoksin. Hanggang si Anna nagsuka. Ayaw kayo patirahin dito. Parang dati may hukay dito eh. Tapos may puno. Matakot ito ko. Naturo ko sa'yo, ha? Tumingin ka dyan. Ito mo. Opo. Ano? Ano itsura? Lalaki po ulit po. Sige. Tapos mahaba po yung tenga. Sige. Ma'am. Sige. Kaya, ma'am. Kaya mo yan. Sige. Hindi siya lalapit. Kulay pula po yung mata niya, ma'am. Sinubukan daw siyang kausapin ng anya nila lang na nanggagambala sa mga narito. Okay, kausapin mo na kausapin. Mamingi ka ng pasensya. Huwag kang matakot. Sige, ano sinabi? Ano sinabi sa'yo? Sige, sabihin mo sa akin. Wala ko. Oh, sige. Kaya akong pitong pang-insenso. Mapiano, maghalo ka matabi. Nakimaloy kami sa emo kung ano-ano. Nandito. Lapiting ka. Nahatak mo siya. Tinatawag siya. Doon na nga po tayo lumalapit eh. Gusto ka doon niya muna hipuin. Diyos ko, Mariosep, bata na to. Huwag kang matakot. Hindi ka ma... Susgino, oh. Huwag kang matakot, hawak kita. Nagsagawa rin si Anna ng cleansing sa loob at labas ng bahay. Lagi lang ako ng asin para proteksyon sa pamilya na nakatira dito. Kasi ang dating nila, ginambala ang baho mo. Baho ka rin pala. Amay bulok? Parang bulok na bitukang di mo mawari. Isa lang po, elemento po. Ang may dahilan po noon, parang ginugululan sila. Oh, ang bada na yun ni Isel! Kali, anong babado ko? Mayroon siyang gustong gawin, parang pumipitik-pitik siya ng ganyan. Kaya nagkokos ng apoy, ng ayan, sunog. Tapos yung imahen, tinatago niya. Kasi pag nakikita niya yung imahen, parang pasong-paso siya.
Kawani naman ng Bureau of Fire Protection ng Bulan, Sorsogon. Bumisita rin sa bahay ni na Rose. Ano naman si Dina naunan, mga damit, kinamit mo na. Tapos mga plastika. May nasunog ditong plastik. Wala po. Cortina lang po nila. Cortina lang talaga yan naman. Pero pati ang mga bumbero, hirap matukoy kung paanong bigla na lang nagkakasunog sa bahay. Origin ng fire is dun sa bedroom, sa higaan, dun sa mga unan. Partially damaged lang po siya. Mag-interview pa po kami, mag-gather pa po kami ng mga evidence po. Sa pananaw ng simbahan, hindi kagad yan supernatural phenomena. Kinakailangan tingnan muna natin sa mga practical na mga sirkumsansya at saka consideration. Para na rin sa ikapapanatag ng loob ng mag-asawa ang imahin. Matapos pabasbasan sa simbahan, napagdesisyonan na rin nilang sunugin. Samantala, para rin maapula ang pag-aalala ng mag-asawa sa tunay na kondisyon ng kanilang anak. Pinatignan siya ng aming team sa pediatrician. Pwede kasing nagkaroon siya na ng sipon or any respiratory infection. Kaya nakita rin kasi yun doon sa blood counts niya. Kung maulit, kailangan siya po ng further test at baka kailangan ma-refer sa hematologist. Sa ngayon po, yung plano po namin, hindi na po kami titira po doon. Kasi sa dami po ng na-experience po namin, ayoko na po. Pag nagdadasal naman kasi tayo, ang ini-invoke natin dito ay yung presensya ng Diyos. Kasi naniniwala tayo na sa pagdarasal, yan ang komunikasyon natin, yan ang linya natin sa Diyos. Gaya ng sinisimbolo ng Sagrada Familia, umaasa si Rose na malalagpasan nila ang nagngangalit at naglalagablab nilang mga problema basta't sila'y buong pamilya. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.